paano nakarating ang inyong kalakwatsera dito sa Canada. Again, sa mga kalakwatsera ang ating pag-uusapan. Hello guys! Welcome back mga kalakwatsera and welcome to my channel. Para sa mga newcomers, don't forget to like and subscribe, Michelle Canadian Adventure. Kung inyo pong makikita ang inyong mga kalakwatsera, syempre, naglalakwatsera na naman po. Ako po ay nandito sa kagubatan ng Marabeles. Kalakwatsera dito sa Canada. Nung dumating ako dito sa Canada, marami nang nag-message sa akin kasi na paano ako nakarating dito sa Canada. Gusto kong pilosopohin na sumakay sa eroplano. Biro lang po. Pero mga kalakwatsera, ito po ang talagang nangyari kung paano ako nakarating dito sa Canada. Siyempre, unang-una po mga kalakwatsera, ako po ay nangarap. Nangarap po ako na makarating dito, pero sa totoong buhay po, wala po akong pangarap na mag-abroad. Kahit po noong simula pa lang, noong dalaga po ako, nangarap po akong sumubok mag-ibang bansa. Pero simula po noong ako'y nagka-asawa at nagka-anak, hindi ko po talaga pinangarap ang mag-abroad dahil ang aking pong pananaw noon ay ang mga nag-a-abroad is nauuwi sa broken. Either hindi nag-aasawa yung mga asawang naiwan sa Pilipinas or nag-abroad is yung mga anak ay napapabayaan or kung ano yung nangyayari. Kaya po talaga inalis ko sa isipan ko ang pangarap na magtrabaho sa ibang bansa. Pero sa tawag po ng pagkakataon, ayun, ako po ay napadpad sa bansang Hong Kong. At dahil na rin po sa impluwensya ng mga kaibigan na sila ay nagpunta sa bansang Hong Kong, dahil sila ay may pangarap na pumunta ng Canada. At doon ko po nalaman ang Canada dahil dati po hindi ko po alam ang Canada. Naririnig ko yung Canada kasi nung bata po ako, ang karaniwang kong kilalang bansa ay isang Amerika. Doon ko lang alam na may snow. Yung pong aking mga kaibigan na yun ay may mga pamilya po sila dito. Kaya po talagang gusto nila. Ayan, sabi po ay pupunta sila ng Hong Kong, stepping stone daw po papunta ng Canada. Tapos sabi ko ay, bakit? Ano gang meron dun sa Canada? Abay, malaki ang sweldo doon. Tapos pag ikaw ay matagal na doon, ay pwede mong makuha ang iyong mga anak. Abay, ako'y nabuhayin ng loob at ayoko nga pong mawawalay sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking pamilya. Ay, nung aking pong narinig, abay, mag-abroad tapos makukuha ang pamilya. Abay, ayos yun, tapos malaki pa ang sweldo. Ay, hala, sige, tara, kalakwatsera tayo mag-a-apply. Tapos ay diyan nga po mga kalakwatsera, nagpunta na po si Michelle sa Hong Kong. Ay nako, nakuha naman pong amoy, parang grabe, kalalaya lang ng mental na hindi mo malaman na ay nako, sobrang hirap. Ay di, tinanong ko kung paano pumunta ng Canada, yung mga kaibigan ko kasama namin, pag tanong-tanong, although meron naman napapagtanungan nga. Ay di mga kalakwetsera, ngayon ay alam na po namin kung paano mag-apply papunta ng Canada. Ang pinakamalupit po doon at ang mga nakakagulat po doon ay kung magkano ang gagastusin papunta ng Canada. Sa isang katulad ko po na mahirap, na galing sa pamilyang mahirap, ay talaga pong nakakapag-isip kung talagang mararating mo pa ang bansang Canada at kung magkakaroon pa ng katuparan ang iyong mga pangarap. Pero ang totoo po niyan, syempre, kailangan po niyong gagawin is meron kayong TTG. Ano po ba yung TTG? Yung pong TTG na yun, ako lang po ang lumikha nun. Tiwala, tiyaga, at saka po sasamahan nyo ng gawa. Tiwala po sa Diyos na kaya niyong abutin ng inyong pangarap dahil meron kayong mabuting adhikain. Tiyaga, syempre, tiyaga lang po kayo. Kumbaga, kung ano, dumadanas kayo ng hirap o kung ano ang pagsubok sa buhay, go lang kayo kasi meron kayong pangarap na gustong abutin. Para po bang meron lang pong isang hinog na mangga dun sa dulo? Ay, gustong-gusto niyo pong mangain ng mangga? Ay, hintakot kayong umakyat? Eh, di kayo pag gustong-gusto ninyo talagang gagawa at gagawa kayo ng paraan para abutin yun. Ganon din po ang pangarap natin. Pag gusto po natin kahit gaano kahirap, ay atin pong pipiliting abutin. Gawa. Eh, syempre po, ay yun po sinasabi na kung may tiyaga, may nilaga. Kung may salita, tapos kung may gawa. Yung sinasabi pong ang pangarap ay mananatiling parangarap kung papangarapin mo lang. Pero kung ang inyong pangarap ay inyong sasamahan ng gawa, sigurado pong matutupad po ang inyong pangarap. Abay, nung pong huling 2018,
ako po pumirma ulit ng kontrata ko, pangatlong kontrata. Ay talaga pong sobrang hirap na. Yung parang feeling ko po ay mag-anim na taon po ako sa Hong Kong, ay parang hindi ko na kaya ang mga susunod pang taon. Eh, ay kababata pa po ng aking mga anak. Sabi ko parang hindi tatagali ako ay bibigay. Kaya po ang aking ginawa ay bagay nagdasal po ako na parang Lord, para ba sa akin ng Canada? Kung para sa akin po ang Canada, bigyan nyo naman po ako ng sign. And then meron po akong supporter number one. Siyempre unang-una si Lord yun. Meron pa po akong supporter na isa, yung aking pong kapatid. Shout out sa'yo, kapatid! Kapatid! Nathan! Dito na nga po mga anak ng chair ang ginawa ni Michelle. Nung dumaan po ang mga panahon, taon din po ang aking ginugol sa pagtitiis po sa aking among mala jaguar. Talaga pong namang napakabagsik po talaga, hindi lang amo pati alaga. Talagang, sorry to say, pero impyerno po talaga yung naging buhay ko. Pero si Michelle po ay nagtiyaga at nagtiwala po ako. Yung parang ako'y nagdadasal na ako'y umiiyak na Lord, alasin niyo na po ako dito. Pero hindi naman po ako makaalis. Ako'y umalis, bumalik uli. Doon si Michelle po talaga yung sumuporta sa lahat po niyan. Ayoko magdrama. Nung pong sinabi sa akin ng aking kapatid na go, yun, sinimulan ko na pong maghanap ng agency. Ayun, nung pong nakahanap na po ako ng agency, inalam ko po kung anong mga requirements na kakailanganin. Tapos po, i-check ko po kung qualified po ba ako doon sa mga requirements na kakailanganin nila. At nung akin pong nagawa na yun, ay ako po ay nagsimula ng mag-process ng mga requirements or inihanda ko na po yon. Katulong po ang aking buong pamilya sa paghahanda ng aking mga requirements, kaibigan at kapamilya, dahil ako po ay nasa Hong Kong noong mga panahon na yon. Nung okay na po yung mga requirements, lahat po ready na, lahat po okay na, meron na ako, ang sininod ko pong ihanda, yung pong aking sarili. Inihanda ko po yung sarili ko sa harapin kong bagong buhay dito sa Canada, kung talaga po ba na kaya ko nang mabuhay dito, kasi sobrang layo po, as in napakalayo po talaga. Tapos ibang-iba po sa buhay sa Hong Kong, although dito po is marami ding mga Pilipino, pero syempre po ang layo, time difference po sa Pilipinas, magkabilang mundo. Yung pong pera ang pinakahuli, dahil yung po ang pinakamabigat eh. Kasi kung qualified ka naman po sa mga requirements at yung buo na yung puso mo is, at yung isip mo, yung pera na lang po ang tatanungin kung kaya ba ng pera. So talagang yung po ang sinasabi, talagang pagkalooban po ni Lord, walang magagawa ang sinuman. Talagang mangyayari. Kasi may mga pagkakataon po na kahit anong gawin natin, kahit gustong-gusto natin ang isang bagay, pag hindi kalooban ng Panginoon, hindi po talaga natin nakukuha. Pero pag po kalooban ng Panginoon, napaka-smooth po ng mga pangyayari, napakadali. Although parang hirap na hirap ka, pero in the end of na nangyari yon, sabihin mo, ay, ang easy lang pala. Kasi po, kalooban nga po siya ni Lord. At nung pong kompleto na po ang lahat ng yon, agad-agad ko pong ipinasa sa agency. Ayun na po yon. Simula po araw na ipinasa ko ang aking mga requirements sa agency, after 3.5 months po, ang inyong kalakwatsera ay lumipad na patungo Canada. Ginawa ko po itong video na ito, mga kalakwatsera, is hindi para po magyabang or kung ano pa man. Ang gusto ko lang po sanang iparating sa aking mga viewers at sa mga magiging viewers ko is kung nagawa nila, magagawa nyo rin. Yung po ang tandaan nyo, kung kayo po ay may tiyaga, meron pong nilaga at huwag po kayong susuko sa inyong pangarap. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo lagi at God bless, at hanggang sa muli pong aking video, huwag nyo pong kalilimutang mag-like and mag-subscribe. Bye-bye, kalakwatsera!